Hello mga kapatid! Welcome back to my YouTube channel. Get ready na ba tayong magutom? Dahil ang gagawin natin for today is yung pina-level up na pork steak. Samahan ninyo ako sa aking kusina. Get ready na tayong magutom dahil ang gagawin ko for today is pina-level up na pork steak. Ganito ko siya ihahain para sa aking pamilya, para din sa inyo. At ito na nga, meron tayo ditong pork chop. So medyo malaki yung hiwa, kaya ikakat natin to siya mamaya. At bago natin umpisa natin proseso, hugasan muna natin yung ating karne kasi hindi natin alam kung saan ito nanggaling at matanggal ang kaniyang mga bacteria. So ganito lang natin hugasan muna siya mga kapatid. And then ilalagay natin siya sa strainer para matanggal yung kaniyang water na pinaghugasan natin. At ipapakita ko na rin sa inyo ang ating gagamiting ingredients. Dahil mamaya, atin itong i-chop. So, yan yung ating bay leaf or the laurel, yung ating corn pepper, yung ating vinegar, soy sauce, at yung ating basil leaves na gagamitin natin sa pag-marinade mamaya. Ito yung ating basil leaves. Napakasarap nito mga kapatid when it comes into marination. So ayan, i-chop na natin yung lahat ng nakikita ninyong mga ingredients. So here we go. Ito yung ating baboy kanina. So na-chop ko na siya. At ito yung ating added ingredients, yung ating oyster sauce. 1 tablespoon of our margarine. Pampalasa naman ito mga kapatid dahil pinapa-level up natin yung ating pork steak. So, let's get into our marinade na. So, eto yung ating calamansi juice extra. At nagdagdag na rin ako dito ng ating ground black pepper. And of course, our soy sauce. Dahil kailangan natin si soy sauce sa ating marinade. At ngayon mga kapatid, dahan-dahan naman nating imamassage yung ating pork para magsama-sama yung ating hinalong ingredients sa ating baboy. Gently massage. And then, iset aside natin to mga kapatid for just only 15 minutes. Ganito ako mag-marinade. Dahil mamaya, atin itong piprituhin isa-isa. So, ayan. Bago natin na-set aside, mga kapatid, dito natin ilalagay yung ating basil leaves. So, mas masarap kasi pag nag-marinade tayo, nahaluan natin ng herbs. So, ito yung mga sikreto, mga kapatid, pag tayo mag-marinade. So, ito yung ating basil leaf. So, inilagyan ko siya muna. And then, imamassage ulit natin. Dahil get ready na po siya sa ating set aside. At ito na mga kapatid, ang ating ihalo. Meron akong white onion, yung pinakita ko kanina at chopped na siya ngayon. Yung ating red onion. And then, yung ating garlic and our calamansi juice extract. At ito na nga yung ating sinet aside kanina na pork. So after 15 minutes yan, so get ready na tayo sa ating magic kuwali. Dahil dito natin gaganapin. So let's get into the fire, a medium fire lang muna kapatid. So I'm adding oil, any vegetable oil. And one by one po natin siyang ipa-fry or ipiprito.
sa ating pag-fry naman, 2 minutes in the front and 2 minutes in the back. So, huwag natin siyang hintayin na mag-golden brown. And after that, atin siyang iset aside. At yung ating natirang marinade sauce, gagamitin natin ito mamaya pagkatapos ng ating pagsusuti. Pagdating yung texture mga kapatid, so pwede na siyang iset aside. Well, get ready na tayo sa pag-uumpisa ng ating proseso ng ating pina-level up na pork steak. At tapos ko na siyang pinirito, eto na, isa-set aside na natin siya. As you can see the texture, ganito siya. Isa-set aside lang natin yun mga kapatid dahil yung natitirang mantika na pinagpiprituhan natin, dito natin uumpisahan yung ating pagsusute ng ating garlic. I'm using my ladle, yung aking magic sandok na kahoy. And our white and red onion. So, susute lang natin ito siya mga kapatid until it will become translucent. And to be follow, yung ating baboy. And after that, dito ko na siya i-add yung ating oyster sauce. And our corn pepper. And our bay leaf or dahon ng laurel. I'm adding soy sauce. 2 tablespoons. And our calamansi juice extract. Siguro mga 20 pieces ang ginawa kong calamansi dito mga kapatid. And I'm adding 1 tablespoon of our margarine. Dahil lang sabi ko nga, ipapa-level up natin yung ating pork steak. This is my own version mga kapatid dahil gusto ko yung family ko masasarap yung kanilang pagkain. I'm adding also a 2 tablespoon of vinegar and 1/2 cup of cold water. And I'm adding our marinade sauce, yung natira kaninang minarinade natin. At haluin lang natin ito. At tatakpan natin ito for 15 minutes with a low fire. And after nga 15 minutes, ganito yung texture niya. So get ready na ba kayong magutom? We will see to it na ang ating pork is malambot na. Para mas masarap yung ating pagkain, or we will see if our sauce is thickens. So as you can see, medyo malapot na yung ating sabaw. And we will try naman ngayon mga kapatid if our pork is really tender. So kukuha lang ako ng tinidor and oops, ayan. Ganito yung texture niya mga kapatid pag siya'y malambot na. Dahil mas masarap sa ating mga bibig pag nilamnam natin ito na malambot na yung ating pork. I guess everyone's watching here is have a watery mouth dahil ako nagugutom na rin. At dito ko na rin inad yung ating ginayat na white onion. Tatakpan lang natin to ng mga 2 seconds. And ayan, after 2 seconds, ayan po siya mga kapatid. Dahan-dahan lang po nating ilulubog yung ating white onion. So, hindi na po natin siya kailangang lutuin pa. Dahil ayoko matranslucent yung ating white onion dahil gusto ko crunchy, crispier siyang kakainin sa ating mga bibig. Dahil get ready na yung ating pina-level up na pork steak. So ayan, kukuha na po ako ng isang dish dahil lalagyan ko siya ng magandang presentation. Oh lala! As you can see, the soup is
thicken, creamy. Dahil ginandahan ko yung presentation ko para sarapan ng pagkain ng pamilya ko, nag-add naman ako dito for optional lang naman, mga kapatid. This is a ground garlic fried. Ganito ko sila inaakit yung aking pamilya para pag isang tawag ko lang sa kanila, nakakain na tayo at makita na nila, ready na silang mabusog. So ayan, tapos na yung ating pork steak. So salamat ng maraming mga kapatid sa inyong pagmamahal at suporta at pinatnubayan ninyo ako sa aking pagluluto. God bless everyone!